Hello guys! Andito na naman ako ngayon para magbigay sa inyo ng kaalaman tungkol sa 7 chakra stone guys, ha? Ito siya kasi may panay ang message sa akin. Sabi ma'am, baka pwede po ha, mag-share ka naman tungkol sa 7 chakra. Ito siya guys, talagang napakaganda ng mga ano na yan, oh. Yung mga stone na yan guys, ha? Sobrang ganda, kumikintab-kintab talaga siya. Ha, dahil ito guys ay, ha, bakit siya tinawag na 7 chakra? Kasi 7 siya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kaya tawag sa kanya ay 7 chakra stone. Ngayon guys, ha, isishare ko sa inyo guys, isishare ko sa inyo kung ano ang mga dala ng 7 chakra stone na to, ha. Unang-una guys, ito ay nagtataboy guys ng mga negative. Ha, negative sa loob ng bahay, ha. Ituturo ko sa inyo kung ano ang gagawin dito, ha. Ituturo ko nga muna ngayon yung kung ano ang dala-dala nito guys sa atin, ha. Kumbaga, anumang negative guys sa loob ng bahay nyo, halimbawa lang, yung mga negative na sinasabi natin na mga malas, alam na natin yan guys. Ha, kasi talagang minsan ay may mga negative sa loob ng bahay natin, ha, hindi natin nakikita guys. Ha, pwedeng yan ay elemento, ha. Ano ang dala ng mga negative na yan, ha? Elemento o masamang espiritu yan guys, ang tinutukoy ko, ha. Yan guys, kasi ang mga dala niyan guys sa atin ay kamalasan sa buhay. Kaya yung iba diyan ay grabing mga kamalasan ang nangyayari sa buhay. Puro na lang wasak-wasak ang pamilya, o kaya may mga sakit, problema sa pera. Yan guys ang ibig kong sabihin, dahil ayaw naman natin guys na mangyari yan sa atin. Kaso talagang hindi maiwasan minsan na ang loob ng bahay nyo guys ay mayroong mga negative energy na tinatawag. Yan guys ang ibig kong sabihin. Alam nyo ha, sabihin ko to sa inyo ha, kung ayaw nyong pamugaran kayo ng mga negative na yan ha, isisingit ko na naman to ha. Kung ayaw nyo na pamugaran kayo, iwasan nyo ang mag-away-away sa loob ng bahay. Dahil yung kakaaway-away na yan, ang mga dala niyan ay puro kamalasan. Kumbaga, palilibutan kayo niyan guys, lalo na pag nagmumurahan kayo. Palilibutan kayo dyan, para bang tuwang-tuwa sila guys, yung mga negative na yan guys, ha? Yung mga negative energy na yan, tuwang-tuwa yan. Dahil away kayo ng away sa loob ng bahay. Yung bang ganun, para bang nagtatagumpay sila. Ha? Ganyan guys ang ibig kong sabihin. Tapos pag may sakit, para bang tuwang-tuwa sila. Kasi sila nga yung mga negative, ha. Kumbaga, sila ang mga ano ng mga nasa kaliwa, ha. Kaya, kumbaga, iwasan nyo ang mag-away-away sa loob ng bahay. Yan guys, tapos yung mga ano nyo, alam nyo ba, pag halimbawang ganyan kagulo sa loob ng bahay nyo guys, ha, ano ang mangyayari? Yung mga ano guys na mga energy, ha, yung mga sabihin na natin, yung mga hindi yung negative, ha, maglalayasan yan, yung mababait, ha, mababait na elemento o espiritu, maglalayasan yan sa inyo. Bakit? Dahil ang nandyan sa loob ng bahay ay masasama ang ugali. Parang kagaya din natin yan guys, halimbawa ako, nakitira lang ako sa isang bahay, ha. Ngayon, pag ganyan kagulo sa loob ng bahay nila, talagang lalayas ako, bakit ako dyan mag-i-stay. Parang ganyan din yan guys. Yung mga mababait na elemento o mababait na espiritu, pag magulo ang bahay ninyo, lalayas yan. Ngayon ang mag-i-stay sa inyo, yung mga negative energy. Tapos ngayon, ano ang ibibigay sa inyo yan? Kamalasan sa buhay, negosyo, trabaho, puro palpak lahat, may mga sakit, wasak-wasak na pamilya. Yan guys ang ibig kong sabihin na negative energy na nagtataboy ng
negative energy ang 7 chakra stone na to, guys. Yan, guys. Kumbaga, itataboy, tapos ngayon, syempre, ang papalit yung mga mababait na elemento o mabait na espiritu. Ano ang ginagawa ng mababait na elemento na yan at mababait na espiritu? Diba, sila ay nagbibigay sa atin ng swerte sa buhay. Dahil yan, guys, ang ano ko. Yung mga alaga ko dito ay mababait na elemento. Kaya talagang sila ang nagbibigay sa akin ng kagaanan ng buhay ko. Ang buhay ko ngayon ay sobrang peaceful talaga, guys. Ha, dati-dati sobrang gulo talaga, parang buhol-buhol yan na sinulid nung hindi ko pa pinapasok yung mga spiritual na yan, mga pagdarasal na yan, anting-anting na yan, mga pampaswerte na yan, guys. Ha, nung hindi ko pa pinapasok yan, ang buhay ko parang sinulid yan, guys, na sobrang gulo, buhol-buhol, puro problema, lahat na dyan sa akin, lahat, guys, ha. Kaya nung pinasok ko na, guys, yung mga pampaswerte, ha? Pampaswerte, tapos yung mga, ano, syempre, anting-anting, may mga anting-anting ako, buhay na salita, gumagamit ako ng mga buhay na salita para pampaswerte, kumbaga naghalo-halo na. Kaya ngayon, ang buhay ko ay sobra talagang tahimik, guys, sobrang peaceful. Hindi naman sobrang tahimik kasi buhay pa ako, ha? Ganyan, guys, ang ibig kong sabihin. Kasi yung tahimik, guys, na sobrang tahimik ay sa kabilang buhay na yun, guys. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha. Yan. Ito, guys, ay nagtataboy ng mga negative energy. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ito din, guys, ay nagbibigay ng kagaanan ng buhay nyo. Halimbawa lang, kagaya ko, dati siguro mga last year yun or last 2 years ago, talagang grabe ang buhay ko, guys. Kumbaga, sad-sad talaga ako, para akong gumagapang sa hirap, sa madaling salita. Hindi ko ikakahiya yan, guys, ha. Hindi ko yan ikakahiya, pero nagpapasalamat ako sa Diyos ng sobra-sobra. Dahil mula nang pinasok ko, guys, yung spiritual, nag-devotion po, derpundo ako. Yun, guys. Tapos, ano, syempre, focus ka na sa kanya. Yun, guys, talagang binigyan niya ako ng kagaanan ng buhay. Yun, tapos nakakabili na ako ng mga pampaswerte, guys. Talagang, ano, ang mga pampaswerte ko. Tapos, mga tunay talaga, guys, yung mga pampaswerte ko. Hindi ako nag-aano, guys, na bumibili ako ng mga alam nyo na, yung mga fake-fake dyan, ang daming na biktima, guys. Sobrang mahal, 36,000, 48,000. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, talagang pag bumibili ako, talagang kumbaga, yung tunay talaga. Mas gusto ko, guys, yung galing sa nature. Yung galing sa nature, guys, na mga pampaswerte, basta tunay. Yun, guys, ang mga, ano ko, kumbaga, pinaghalo-halo ko na, tapos gumagamit ako ng orasyon, guys, para sa swerte, kagaanan ng buhay. Yan, guys. Ha, kaya sa awa ng Diyos talagang sobrang gaan ang buhay ko, guys, ha. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, yung tungkol dito na magbibigay sa inyo ng kagaanan, guys, ng buhay nyo. Yan, guys, itong 7 chakras to na to, guys. Tapos ano pa, guys, ito. Ito din, guys, ha, kasi 7 chakra yan, eh. Ito din, guys, ay nagbibigay, guys, ng swerte sa pag-ibig, ha? Swerte sa love life, guys. Nagbibigay ito, ha? Kasi ang bato na to, guys, mga bato na yan, guys, ay kumbaga powerful sila. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos ngayon, ano pa ang dala-dala nito, guys, ha? Ito, guys, ay kumbaga, ikini-cleanse niya yung mga bad energy sa katawan natin, ha. Halimbawa lang, tayo ay malas na tao, ha. May mga tao na talagang gano'n, na sabihin, ay, ang malas-malas ko naman, Diyos ko, ano ba naman yan? Bakit gano'n, ha? Wag na wag kayo magsasalita ng gano'n, na malas kayo. Kasi pag nagsalita kayo ng malas kayo, mas lalo kayong mamalasin. Ha, wag na kayo magbuka ng bibig nyo, yung gano'n, guys, ha. Tapos ngayon, ito, guys, ay kumbaga i-cleanse yung mga ano sa katawan nyo. Halimbawa, may mga negative energy
sa inyong katawan, guys, mga negative na mga daladala nating kamalasan sa buhay. Kasi minsan, guys, ay may mga kamalasan talaga tayo na daladala sa katawan natin. Kaya kita mo yung iba dyan, minsan nag-a-apply ng trabaho, hindi natatanggap, diba? Dahil may daladalang kamalasan sa buhay. Tapos yung iba naman dyan, naghahanap buhay, nagbi-business. Kumbaga, hindi talaga sila nagiging successful sa buhay. Bakit? Dahil sila, guys, ay may mga negative energy sa katawan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Pag meron kayo nito, guys, kumbaga, ito ay nakakatulong para i-cleanse yung mga negative energy, guys, ha, na nandyan sa inyong katawan, negative energy o bad energy na nandyan sa inyong katawan. Yan, guys, ha, hindi bad odor, ha. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, huwag tayo masyadong maging seryoso, guys, sa buhay, ha. Minsan, kailangan natin humalakhak, tumawag, guys, para yung mga wrinkles natin ay maalis yan. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, pinapalayas nito yung mga bad energy sa ating katawan. Tapos, ito, guys, isa pa ito, guys, ha? Sa loob ng bahay nyo, guys, ha? Kaya 7 chakra siya. Sa loob ng bahay ninyo, guys, halimbawa lang, marami dyan yung mga ano. Ito din, guys, ay nag-cleanse siya. Kumbaga, i-cleanse yung loob ng bahay ninyo dahil pinapalayas nito, makapangyarihan na ba to, pinapalayas nito, kini-cleanse nito yung mga bad energy na nandyan sa loob ng bahay. Yan, guys. Tapos ngayon, ano pa, pag ikaw ay negative na tao, kasi hindi talaga yan, guys, maiwasan eh. Hindi yan maiwasan na talagang minsan ang tao ay negative. Para bang hindi niya nakukontrol, ha. Kasi ako positive talaga ako, guys, na tao, ha. Sabihin ko yan sa inyo, yung mga negative dyan sa inyo, ha, iwasan niyo ang maging negative, guys, dahil hindi talaga kayo aasinso pag kayo ay negative na tao. Ha, para bang kayo na mismo ang naglulubog sa buhay niyo, ha, sa hirap ng buhay. Kumbaga kayo na mismo ang humihila sa sarili nyo para, ano, kumbaga, manatili na lang sa ganyang sitwasyon na sobrang hirap sa buhay. Ganun, guys, ang ibig kong sabihin. Kaya iwasan nyo talaga yung maging negative. Dapat positive lang kayo lagi. Yung ganun, guys, na para bang buhay lagi ang dugo nyo. Salubungin nyo ang umaga nyo na positive kayo. Kasi ako ganyan talaga, guys, ang ginagawa ko. Kagaya ng sinasabi ko sa inyo. Ang buhay ko, guys, ay parang mahika na lamang. Na para bang lahat ay nadadaan ko sa magic, guys, ha. Pero, guys, hindi ko naman inaaboso, ha. Dapat maging positive kayo, iwasan nyo maging negative. Dahil, guys, pag positive kayo na tao, ha, sabihin ko yan sa inyo, ha, talagang tingnan nyo ang pagbabago ng buhay nyo basta positive kayo, guys, ha. Kailangan positive. Yung mga nakaraan na sa buhay nyo, halimbawa man kung sino man yan, halimbawa kung ano man ang mapapait na nakaraan sa buhay nyo, kasi ganun ako, guys, ha. Siyempre talagang hindi maiwasan yung mapapait talaga, guys, na nakaraan sa buhay natin, ha. Kumbaga, kalimutan nyo na yun. Kalimutan nyo na yun ang isipin nyo yung ngayon. Tapos bukas, halimbawa, dati hirap na hirap ang buhay ko, ganun-ganun, guys. Kalimutan mo na yun. Importante, ngayon, bumangon ka. Tapos yung bukas, yan ang isipin natin. Yung mga tapos na wag na kayong isip ng isip niyan dahil hindi nyo na maibabalik pa yung tapos na, guys. Yan ang ibig kong sabihin kasi ako talagang negative, ay positive ako, guys, na tao. Yung ganun, guys. Kita mo, kahit na pag may kagalit ako, yung may mga kasamaan ng loob, napakadali ko, guys, magpatawad. Madali ako magpatawad kasi tapos na yun. Bahala sila. Yung ganun, guys. Madali ako magpatawad basta positive ako na tao. Tapos ayoko talaga, guys, yung mga tao na nakapaligid sa buhay ko, ha, kahit kaibigan ko, pag negative siya talagang iiwasan ko talaga yan, yung ganun, ayoko ng mga negative na tao, kasi pati ikaw niyan, hihilahin ka niyan sa pagiging negative, dahil lang negative na yan, guys, ay nagdadala ng kamalasan sa buhay natin, yan, guys, ang ibig kong sabihin, kaya dapat positive lang talaga lagi. Positive kung gusto nyo na umangat ang buhay nyo. Tapos huwag kayo lagi magsasalita na wala akong pera, tapos talagang mangyayari.
mangyayari talaga yan, guys, ha? Huwag na lang kayo magbuka ng bibig nyo. Sabihin nyo, makakaano din tayo, makakaraos din tayo. Yung ganyan parang laging positive, guys. Yung ganun, guys, ha? Kasi ako ganun, guys, ang ano ko, kaya ang buhay ko, talagang sabi ko sa inyo, magaan talaga ang buhay ko, guys, ha? Yan, guys, ang ibig kong sabihin, ha? Sa 7 chakras to na to, pag ikaw ay negative na tao, kumbaga tutulungan ka nito, guys, para ikaw ay maging positive, guys, na tao. Yan, guys, ang Bertod ng 7 chakras to na to, talagang napakaganda talaga nito, ha? Hindi ko na inalis ko muna ito, guys, sa ano ko, ha? Sa lalagyan ko ng ano. Ngayon, ang gagawin nyo dito, halimbawa lang, meron kayong ganito, guys, napakagandang mga bato na yan, guys. Ha? Talagang napaka maganda talaga, sobra. Ayan, guys, ha? Kaya 7 chakras siya, ha? Pag may ganito kayo, guys, ha? Ano ang gagawin nyo? Kumuha kayo ng plato, yung mga plato na ganito, na mga crystal babasagin, ha? Babasagin, plato, tapos ngayon, ipatong nyo yan. Pag may malaki kayong ganito, ha, kaso hindi na ako kumuha ng malaki na ganito, guys, ha. Hindi na ako kumuha. Ratito ko lang ito, guys, ha. Ipatong nyo yan, ha. Kung may malaki kayo, babasagin. Wag na wag gagamit ng plastic, ha. Plastic, wag na wag gagamit sa mga ritual na yan, ha. Walang hindi tatalab ang inyong mga ritual-ritual na yan kung plastic ang inyong mga gagamitin. Yan, guys, tapos ngayon maglagay kayo ng, halimbawa lang, kumuha kayo ng bigas. Bigas, ha? Bigas, magdakot kayo ng 3 dakot. Ha? Ipaikot nyo dyan, guys, ha? Ipaikot nyo dyan ang bigas na 3 dakot lang. 3 dakot lang, ganyan. O yan, ipaikot, 3, dapat medyo malaki na lang yung gamitin yung ganito, ha? Hindi ko na kinuha yung malaki eh. Tapos ngayon, guys, 3 dakot na bigas, kumuha kayo ng cotton balls, guys, ha? Cotton balls. Yung cotton balls, alam na natin yan, ha? Tapos 7 piraso. Ha? 7 piraso, guys. Kung ilan ang 7 chakra na yan, ha? 7 din. Ipaikot nyo yan, guys, dito. Ha? Ipaikot nyo ang 7 na yan. Ang 7 na yan na cotton balls. Tapos ano pa, guys, ang kukunin mo? Kailangan mo pa, guys, ng barya. Ilang barya ang kailangan mo, ha? Sa 7 chakras to na to, ilang barya? 7 din, guys, na barya. Ha? Ang 7 barya, guys, ay ipaikot nyo yan, guys. Yan, guys, ang ibig kong sabihin. At yan talaga ay unti-unti kayong iaangat niyan sa buhay nyo. Yan, guys. Kumbaga, bakit may cotton? Kasi ang cotton, guys, ay magaan sa buhay. Kumbaga, magaan, di ba, sobrang gaan. Kaya siya ay magiging magaan sa buhay. Plus, barya. Ha, barya. Yan ay pira, di ba? Pira. Pag mga barya, yan, guys. Yan ay nagtatawag ng mga pera yung ganun, guys, ha. Kumbaga, lalo na pag inaalog yan, guys, ng ganyan. Kasi, kaya mahilig ako, guys, mag-alog pag umaga kahit hindi New Year. Nag-aalog talaga ako niyan, guys. Inaalog ko talaga yung mga barya ko. Yan, guys, talagang ginaganyan ko. Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling. Mag-concentrate kayo kasi ang daming nagpapaturo sa akin ito, ha. Habang gumaganyan kayo, guys, ng barya, naisingit ko na naman, ha. Mag-concentrate kayo na hali kayo sa akin. Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling. Hali kayo sa akin. Limpak-limpak na sarapin. Yung para bang mag-ganon kayo, mag-concentrate kayo. Hindi yung ganon, guys, na ano yung gumagawa kayo ng ganyan, Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling, andoon may tao sa bintana, oh, ano kaya ang ginagawa, Om Shai Ring Hai Ring Kai Ling, ano kaya ang ginagawa, oh, hindi ganun, guys, ang ibig sa ang ano, yung bang mag-concentrate kayo, yung ganun para tumalab sa inyo lahat ng mga ritual na ginagawa ninyo, guys, yan ang ibig kong sabihin, kahit pagdarasal, guys, talagang mag-concentrate kayo. Yun, guys, yun lang ang ilalagay nyo, ha? 3 dakot na bigas, tapos barya na 7. 7 barya lang, kahit yung tagli 5 piso, tagpi piso,
Yan, guys, kahit yung taglilimang piso, guys, ha? Limang piso na barya. Bakit limang piso na barya? Dahil ang 5, guys, ay pataas. Pataas siya, di ba? Kaya dapat taglilimang piso ang ilalagay ninyo, guys, dito, ha? Yan, guys, ang ibig kong sabihin. Tapos kutong, guys, bigas. Yan lang, napakasimple lang, guys. Napakasimple lang. Tapos ngayon, halimbawa every Tuesday and Friday, guys, ha, every Tuesday and Friday, kung matyaga talaga kayo, ha, kasi ako talagang matyaga ako, kaya every Tuesday and Friday, minsan may mga message, talagang hindi ko yan, guys, nasasagot, guys, dahil busy ako niyan, guys, sa mga ritual ko sa loob ng bahay, ng mga pampaswerte kong hawak, puro yan dasal, dinadasalan ko yan isa-isa, ganyan ako, katsaga sa pagdarasal, dahil lahat ng dasal na ginagawa ko, lahat ng ritual na ginagawa ko, lahat na pampaswerte na ginagawa ko, ay talagang bumabalik ito sa akin ng triple-triple pa, guys. Ha, sino ang mag-aakala na dati lang ako, kumbaga, last year lang, guys, talagang hindi ko yan makalimutan, kumbaga, sagad na sagad ang buhay ko, guys. Wala akong inisip, kundi sabi ko, maninirahan na lang ako sa ibang bansa, magpapaasawa na lang ako. Yun bang ganun? Ganun, guys, kasi parang wala ka ng pag-asa sa buhay na kumita ka. Yung ganun, guys. O, samantala kung mag-asawa ako ng foreigner, yung ganun, guys, o, syempre may bahay, automatic, ganun-ganun, di ba? Ganun, guys, na lang lagi ang nasa utak ko nun dahil sa hirap ng buhay. Yun, guys, pero hindi ko pa rin inano, guys, na mag-asawa ako ng foreigner. Yun, guys, ang ibig kong sabihin. Kung mag-aayoko na yun, para bang focus na lang ako, guys, ha? Sa ano, sa spiritual, sa Diyos, magturo. Yan, guys, ang ibig kong sabihin, na kaya mahirap talaga, guys, maging mahirap dahil makakaisip ka ng kung ano-ano dyan, na mag-asawa ka ng foreigner para lang magkaroon ng pera, yung ganun-ganun, guys. Siyempre, magiging maayos ang buhay mo doon, o diba, guys? Pero yung iba naman talaga, siyempre, as in, nagmamahalan sila, ganun lang, guys, yun, ha? Kasi ako ganun ako dati, eh. Kaya ano, yung ganun, guys. Stop na, kasi parang hindi ko naman makukontrol, guys, ang bibig ko. Yan lang, guys, ang ibig kong sabihin sa inyo, ha. Yan lang, guys. Tapos every Tuesday and Friday, kahit ito, guys, ay punasan nyo ng oil, ha. Oil, yung parang pakainin nyo yan ng oil. Ha, kahit virgin coconut oil o magluto kayo ng nyug. Dahil ako, guys, nagluluto ako ng nyug. Ha, yung nyug na isa ang mata, niluluto ko yan, guys. Ha, bibili ako, tapos magluluto ako, pampunas ko lang yan dyan, guys, sa mga ano ko, guys. Every Tuesday and Friday, gagawin nyo yan, pupunasan nyo yan isa-isa. Yan, guys. Tapos, kahit hindi nyo nadasalan, okay lang yan, guys. Pero kung may time kayo magdasal, ha, hawakan nyo lang ito, nandyan yung bigas, cotton barya, tapos yan, guys, halimbawa may time kayo magdasal, dasalan nyo yan, guys, ng isang Our Father, isang Hail Mary, isang Apostles' Creed, tapos humiling ka, bigyan nyo po kami ng kasaganaan sa buhay, kung ano-ano, guys, na kasaganaan na gusto natin mangyari sa buhay natin. Yan lang, guys, ha, basta tandaan nyo, pag magdarasal kayo, concentrate kayo, huwag kayong ano, guys, nadasal ng dasal. Ang isip nyo, nandoon sa asawa nyo, baka ng babae yung asawa ko, nandoon na naman sa babae niya, yung boyfriend ko, nakipag-date na naman sa iba. Huwag kayo mag-isip ng ganun habang nagdarasal kayo, guys. Alisin nyo yan lahat sa utak nyo, yung mga gumugulo sa utak nyo. Mag-concentrate kayo sa ginagawa nyo para maging effective lahat ng ginagawa nyo, dahil ano ang idudulot niya sa inyo? Kasaganahan sa buhay, kagaanan ng buhay, kagaya ko, guys. Yan lang, guys, ang i-share ko ngayon sa inyo, ha. Thank you, guys. Thank you sa mga subscribers ko. I love you all, guys. Thank you.